So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So eto na nga, mga minamahal! Hanip talaga itong si ano, no? Si Moon Tulfo. So ngayon, mayroon pong revelation! Itong si Moon Tulfo, ukol dito kay Garma at kay Digong! Nako! Eto mga minamahal ha, intriga to, pasok to sa showbiz. At hindi din naman natin pwedeng ipagkaila, kasi talagang gawain na ni Digong ang mambabae. So sa madaling sabi mga minamahal, love and lust. Ay, nadala ng kalibugan, kaya na-appoint bilang PCSO General Manager itong si Garma. At ang sakit magsalita ni Moon Tulfo, ah. Alam niyo yung sabi ni Moon Tulfo? Uy, pre, bakit mo naman chinaga iyan? Yung pangit-pangit naman. As if naman ang gwapo ni Moon Tulfo, ah. Ay, hindi ko sa pinagtatanggol si Garma, ah. Pero grabe naman si Moon Tulfo makapanglait sa isang babae. Ay, hindi ko yun gusto, yung lalaitin mo yung babae. Kahit pa makasalanan yan or mamamatay tao yan, di umano si Garma. Pero wala kang karapatan na manlait ng mukha ng bawat isa. Pero kalait-lait nga naman. Ay, nako mga minamahal. So ito na, Digong, may asim pa! Ay, grabe talaga itong si Moon Tulfo. So sa mga hindi po nakakaalam mga minamahal, itong si Moon Tulfo is talagang kabaro yan. Malapit yan kay Duterte mga minamahal, kasi appointee yan eh, special envoy to China ni former President Duterte, itong si Moon Tulfo. Eh malay ba natin, meron silang usapang lalaki. Yeah, tapos ngayon biglang na-reveal. Kasi alam nyo kung bakit na ano, na sight and contempt itong si Garma, kasi pinipilit niya na hindi daw sila close ni former President Duterte. Yan yung ano niya, yung ini-insist niya. Every time na tinatanong siya, close ba kayo ni Duterte? Sinasabi niya na hindi, kahit kitang-kita naman. Kasi, mga minamahal, appointee siya bilang hepe. Inappoint ni former President Duterte, hepe, if I'm not mistaken, doon sa, ano, sa Cebu. Diba? Tapos after niyang mag-retired bilang CIDG, 6 days lang mga minamahal na appoint bilang general manager ng PCSO. Uy, kahit wala bang kasiguraduhan? Mga minamahal, inappoint. O diba, nag-resign ka, kahit wala kang kasiguraduhan na i-appoint ka, baliwala lang sa kanya. Well, alam na din ata ni ano, ni Garma na i-appoint siya ni Digong eh, love and lust nga eh. Sabi pa ni Moon Tulfo mga minamahal, bakit mo naman tinira yan? Eh, ang pangit-pangit naman. Ang sabi ni Digong, mga minamahal, masarap daw basta naka-uniforme ng mga babae. Nakakaloka, hindi ko alam kung pati si Mocha Uso natira na ni Digong. O, basahin muna natin to. O, ito ha. O, sino si Ruhina Garma? Kay Digong! Tiyak ko na totoo ang sinasabi ni Police Colonel Gerardo Padilla sa Kamara de Representante tungkol kay Ruhina Garma na General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO sa panahon ni Duterte. So sinabi ni Padilla na dating officer in charge in Davao Prison and Penal Farm or DPPF sa Panabo, Davao del Norte, na si Garma ang nag-utos ng pagpatay sa 3 Chinese drug trafficking convicts sa Prison and Penal Farm. So sa mga hindi nakakaalam sa issue na to, may dalawang PDL, person deprived of liberty, ang inutusan galing sa opisyales ng kampo nila Duterte nang malapit sa administrasyon na patayin yung 3 Chinese drug lord. Diba? Sino yung 3 Chinese drug lord na yon? Si Chukin, Lang Yan, tapos si Wao Mengping. So
tinigibumbum ng PDL na yon, yung tatlong Chinese drug lord na yon. So, hindi natin alam kung ano yung reason. It's either pwedeng mga kumantayan kay Digong or mga kalaban nila sa business or something na ganyan. Kasi hindi naman yan papatayin kung, di ba mga minamahal, hindi naman yan papatayin kung wala talagang alam niyang mga yan. So, may reason kung bakit tinigibumbum. And then, after ng na chugi na yung tatlong Chinese na yon, narinig ni Magdadaro or ni Fernando ba yon, basta isa sa PDL na mga sumaksak doon at ginawang duguan yung tatlong Chinese drug lord na yon, ang nakarinig na tinawagan itong si Padilla Gerardo. So sino yung tumawag? Kaboses daw ni former President Duterte. So ano yung sabi nung nag-call? Job well done daw. Pero bakit parang ginawang duguan? Yun yung narinig ng isang PDL na kinoconfirm niya na si Duterte yun kasi kilalado yung boses. So una mga minamahal, para sa akin mahirap naman paniwalaan din, 'di ba? Kasi bakit naka-loudspeaker yung cellphone o ganun? Mahirap paniwalaan. Pero nung nagsalita na nga itong si Gerardo Padilla at inaamin niya na totoo, then boom, okay. Meron tayong pwedeng paniwalaan na kasi yung mismong tinawagan umamin eh. 'Di ba? Hindi katulad noon kay ano sa ginawa nila noon kay Dilima, talagang planted lang yung mga plot twist nila kay former Senator Leila Dilima, 'di ba? So ngayon ang tanong dito, ano kaya yung feelings ni former President Duterte no, na ginagamitan siya ng mga inmates against sa kanya, kagaya ng ginawa niya noon kay Dilima? So, sa madaling sabi, yun mga minamahal. At yung tinuturong utak ni Gerardo Padilla sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lord na yun, walang iba kundi si Garma. Kaya pinatawag itong si Garma, mga minamahal. Okay. Gets? Okay. So, tuloy tayo. Ang tatlong drug convicts ay sina Chukin, Tung, Langyan at Wong Mingpin. Sinaksak ng kapwa nila inmates sa maximum security compound at pinalabas na ito'y onsihan sa drug deal. So, mga minamahal, dyan palang magtataka kayo, di ba? Na bakit sinaksak, paano nasaksak, secured yung ano, yung Davao Prison Penal Farm. So, kung walang nagpapasok, kung walang umentrante, kung walang nagplano, hindi matitigibumbum yung tatlo. Diba? So, alam na natin na baka may connection nga. So, anyway, matindi raw ang pressure sa kanya ni Garma. Ayon kay Padilla na hindi na siya makapalag. Wala nang choice, mga minamahal, itong si Padilla. So, sinunod niya na yung utos ni Garma kasi nakasalalay dito yung pamilya niya. So, sinunod ni Padilla yung utos ni Garma. O talaga nga namang ano, no? Partner in crimes. Partner in crimes, itong si Duterte at itong si Garma. Tingnan nyo, sweet lover talaga, no? Mga minamahal. Oh, ang sweet. Sana all. Parehas mamamatay tao. Nakakaloka. So sa panahon niyan, August 16, 2016, ay bagong halal si President Duterte. Si Garma, na malakas at malapit kay Duterte, ay binalaan di umano si Padilla nang dapat ay sumunod sa kanya. Whether you like it or not, you will be sorry dahil mananagot ka sa amin. So na corner itong si Padilla and wala siyang choice kundi sumunod sa utos ni Garma. Kasi kung hindi siya sumunod, sino ba naman ang gugustuhin na madamay pati ang pamilya, 'di ba? Oh. Si Garma noon ay hepe ng Central Visayas Regional Command ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Nakilala ng madla si Garma bilang General Manager ng PCSO bago naging CIDG Chief ng Cebu. Si Garma ay commander ng isa sa mga presinto ng Davao. Appointing nga ni Digong eh. Ayaw sabihin ni Padilla sa mga mambabatas kung gaano kalapit si Garma kay Duterte at humingi ito ng executive session upang doon ilahad ang lahat. So yan po yung naging reason mga minamahal kung bakit namitsa na itong si Garma ay na sight and contempt. Ang tapang ni Garma dito no, pero paiyak-iyak siya doon sa Quadcom. Ba't naman ganon? Atapang atao pero iyak-iyak doon sa Quadcom. Di ba mga minamahal? O, ba't di mo ilabas yung tapang mo? O, naitanong kasi si Padilla kung bakit sinusunod niya ang utos ni Garma noon samantalang parehos lang naman silang kolonel at magkaranggo. Pues,
Kung ayaw sabihin ni Padilla ang relasyon ni Garma kay Digong, ako na ang magsasabi. Ang dalawa ay magsyota. Yan po yung pag-aamin ni ano ha, ni Muntulpo, mga minamahal. Kasi malapit na magkaibigan nitong Simon. And mamaya may papanood tayong interview ni Muntulpo na nagsabi talaga siya na magsyota si Digong at bakit pumatol daw siya sa ang pangit daw na babae. Ang ina nito ni Muntulpo. Oo, yes, si Muntulpo yung kapatid ni ano, ni Rapi Tulpo. Diba? Si Muntulpo yung black sheep sa kanila na mukhang ngayon ay nagbabago na din kahit papaano. Ito pala si Garma at si Digong, oh. Oh, yan. Ha? Yan, oh. Ah! Kaya naman pala sinabi ni Muntulpo na pangit. Kaya naman. Ako, mga minamahal, hindi ako kagandaan, ha? Basta sabi ko, okay. Pero maganda naman si Garma. Eh, ba't naman sinabihan ni Muntulpo na pangit? Sama ng dila ni Muntulpo kay Garma, no? Baka naman, ano, hindi ka pinatulan ni Garma, kaya ka galit na galit mon. So, ngayon, sabi dito, isang araw nang binisita ko si Digong sa Davao City, pinakilala niya sa akin si Garma sa isang restaurant. Naka-uniforme pa si Garma noon eh. So, uniform personal pa si Garma. Maraming girlfriend si Duterte na pinakilala sa akin bilang malapit niya ang kaibigan. Eh, baka naman kasama ka sa pambababae, mon. I-reveal mo na yan, mon. Or else, hindi ka pinatulan ni Garma. Anyway, showbiz to eh. So maraming nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na shota niya si Garma. Sabi ko sa kanya, "Bay, alam kong girlfriend mo 'yan, pero pangit man 'yan." Tarantado talaga tong si ano no. Tarantado talaga itong si Muntulpo. Sabi, "Pangit daw si Garma." Natawa na lang si Digong. Ano yan, masarap kasi makipagniig sa naka-uniformeng babae sa salitang Bisaya na sinabi niya sa akin. Tarantado. So, eto, mga minamahal, yung interview sa kanya para mas ma-feel ninyo ang ano, ang scenario. Okay, sige. Mainit na usapin ngayon ang pagkakasangkot at pagturo kay Digong at Ruhina Garma sa pagtsugi sa tatlong Chinese drug lords noong 2016. Sa kolum sa Tutok Tulfo ni dating Special Envoy to China ni Digong na si Ramon Tulfo, mababasa sa Abante News Online at Abante Tabloid. Dito ay ibinuking niya ang relasyon ng dalawa. Mm-hmm. Idiniin ni Muntulpo si General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Ruhina Garma sa pagpatay ng tatlong Chinese drug trafficking convicts sa prison and penal farm. Ayon sa kanya, malakas daw ang kapit ni Garma sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Aniya, magsota daw si Digong at Garma. Nalaman daw ito ni Muntulpo noong siya ay bumisita sa dating Pangulong Duterte sa Davao City kung saan sinabi ni Duterte na masarap daw makipapanaig sa babaeng naka-uniforme. Baboy. At kaugnay po dyan, mga kapanayan po natin ngayon, live via phone patch, si Mr. Mon Tulfo. Magandang hapon po, Sir Mon. Sir Mon, magandang hapon po. Po. Magandang hapon. Yes po. Sir Mon, si Jigo po ito at live po tayo sa Abante Teletabloid. At nagpapasalamat po kami sa inyong panahon po sa aming programa, Sir Mon. Magandang hapon, Jigo, sa mga tagapakinig. Yes po. Sir Mon, ito po, no, sa inyo pong pagkakaalam, gaano po ka-close si Digong at Ruhima Garma? Ano po ba ang label sa relasyon nila, Sir Mon, sa inyo pong palagay? Mag-shota yan. Boyfriend ni Garma si Digong noong mayor pa niya, may ating dating pangulo ay
Lesson National. Opo. Eh, Sir Mon, ito po, no? May alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa? Ah, medyo nawawa. Ayan. Okay. Hello? Ayan po. Yes, Sir Mon, nakikinig niyo po ako? Yes. Kaya yes, nga, I think, sama ng, alam mo naman dito sa Pilipinas, ang sama ng komunikasyon din. Ayan po. Ito po, Sir Mon, no? Tanong ko lang po, kung may alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa, like businessman po, businessman yan, politika, tungkol saan man. May iba pa po ba kayong alam na iba pang side quest kung tawagin, Sir Mon? Itong ang numero unong dahilan kung bakit si Garma ay napiling maging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes noon ay dahil sa relasyon nila ni Digong, ni Pangulong Digong noon. Baboy. At matatandaan ninyo na unang-unang naging general manager ay si General Balutan, yung retired Marine General Balutan. Uy, mga minamahal, si Balutan magaling yun ah. Pero hindi ko alam bakit pinili si Garma. Eh, baka nga mag-shota. Diba? Pinalitan siya ni Garma dahil sa mga pag-udyok din ng mga tauhan ni Digong na si Bongo at yung executive secretary na si Bingbong Medyaldea. Yes po. Sir Mon, ito po, no, tanong po ng ilang mga kababayan natin kung si Garma po ba ay madalas na nababanggit ni Digong sa mga usapan ninyo? Kami, kasi ang nangyari kasi diyan na nahalata ako, nakahalata kayo nung araw, palagi akong umuwi sa Davao dahil si Digong ka, kapag matagal na kami hindi nakikita, pinatatawagan ako. At ganun kami ka-dikit ni Digong. Pinatawagan ako at magdi-dinner. At lahat, marami na kasing pinakilala sa akin ni Digong na mga girlfriends niya. Isa na rito yung dating agriculture undersecretary na si Berna Puya. Nako. Ayun, girlfriend din niya 'yon. May nadamay pa. Yung naging tourism secretary, girlfriend niya 'yon. Ito nung isang pagkakataon, meron kaming nag-dinner kami. Nagdi-dinner kami ni Digong. Misa pinakilala ko, nakikilala yung mga girlfriends niya. nakita ko, naka-uniforme itong babae. Tapos iba yung galaw nila. Mga tinginan. Nako! Sabi ko, nung pumunta sa CR si yung babae, si Ruyina, si Garma. Sabi ko, bay, ang pangit naman yan. Sabi ko, ba't kadami namin kang gandang babae, mga babae na ito, pangit naman. Ba't ano bang nagustuhan mo dito? Sabi niya, masarap kasing, alam mo na, magbayuhin yung naka-uniforming babae. Yun ang sabi niya. Ayun po. Sir Mon. Hindi ako nagtaka noong naging presidente na siya, ay kinuha. Pilit na ipinasok si Garma sa PCSO na kahit na yung si Balutan ay isang napakagaling na yung General Balutan, yung retired general na Marines, si Balutan, napakagaling po na PCSO general manager yon. Pinasok nila si Garma, inalis nila si Balutan para maipasok si Garma. Diba? Ang baboy ni Digong. So, grabe. Intriga yun, mga minamahal. So, hindi mo pwedeng ipagkaila, Garma, na hindi kayo close. Ay, mag-jowa daw kayo. Mag-shota kills pala kayo. Grabe si Digong, no? Tanda na, may asim pa. Love and lust. Gamitan, mga minamahal. Kaloka yun, ha?
Ano kayang feelings nun? Pangina, si Digong kasi malibog din to. Tanda-tanda na. May, ano kayang ginagamit ni Digong, no? Tanda-tanda na, tumataas pa din yung, ano, yung hiwa niya. Ang baboy. Well, anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mimalicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming maraming salamat, mga minamahal. Ingat kayo palagi. Bye-bye!